So usapang politika naman tayo mga tol. Pag-usapan naman natin ang mga nagaganap naman dito sa loob ng ating bansa, no? So kakapasok lang, nagkagulo na. Grabe ang nangyari kay Romualdez harapang nilaglag ni Castro. Kumanta na. So paano ang nilaglag kaya ito, no? Alamin natin to mga kapatid mula kay Pinas News Insider. Ito ata yung plano, no, na ipa-impeach o patalsikin si VP Sara. O kung hindi man patalsikin si VP Sara, ipapasukin ng ICC rito para makasuhan mga tol ang Duterte, no? So ito ang usapan ng mga kapatid pagdating dito sa politika sa Pilipinas, no? Ito yung matunog na pinag-uusapan ngayon. Etong video yung panonoodin natin ay mula kay Pinas News Insider. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Makikibalita lang tayo mga kapatid at magbibigay tayo ng konting reaction and commentary. So huwag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong inihintay na. Panoorin na natin 'to. Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang Di Umano'y Balitang Party List Representative na si Franz Castro. Tila nilaglag ang liderato at speaker na walang iba kundi si Congressman Martin Romualdez na Di Umano'y isa sa nakikipagpulong para ipatanggal Di Umano sa kanyang pwesto, ang Vice President na si Sara Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. Tulad nga ng mga sinabi natin itong nakaraan, napakaraming problema ang kinakaharap ng ating bansa, diba? Sa West Philippines pa lang, sa problema sa kahirapan at kagutuman. Pero itong mga to, parang nakafocus sila, no? Na alisin yung mga balakid sa kanila, alisin yung mga harang sa kanila, mga tol. To the point na gusto nilang alisin sa pwesto, ipa-impeach. O ewan natin kung anong gagawin nilang pamamaraan, no? Pero sige, tuloy natin mga kapatid. At eto na nga mga kababayan, tila tunay nga ang kasabihan, walang usok na makikimkim, lalabas at lalabas ang totoo. Mm-hmm. Hindi man daw deritsahan, ngunit tila pinangalanan. Ito'y ayon sa marami sa ating mga kababayan dahil makikita Di Umano kung paano nilaglag ng House of Representative member na si Franz Castro ang liderato at speaker na walang iba kundi si Congressman Martin Romualdez na Di Umano'y isa sa nakikipagpulong para ipatanggal Di Umano sa kanyang pwesto, si Vice President Sara Duterte. Nahuli nga Di Umano sa kanyang sariling bibig si ACT Teacher Party List Representative Franz Castro matapos ang national interview nito kung saan ay deritsahan Di Umano nitong sinabi na isang political leader at political party leader ang Di Umano'y nasa likod ng impeachment talk laban kay VP Sara. At tila napagtanto ng marami sa ating mga kababayan na ang dominante ngayon sa Kongreso ay ang political party kung saan pinamumunuan ni Congressman Martin Romualdez. At mismo ng News 5 ang naglabas ng pruweba sa pamamagitan ng kanilang Facebook page, media outlet na One News ang naging pahayag ni Castro patungkol sa mga kongresista at political leader ang nasa likod ng planong impeachment complaint laban Di Umano kay Vice President Sara Duterte. At bilang isang pruweba, inilabas mismo ng mga source ang kasalukuyan pa ring presidente or political party leader ng Lakas Christian Muslim Democrats or Lakas CMD ang speaker na si Martin Romualdez. Sino pa nga daw ang nasa likod ng impeachment complaint ni VP Sara? Wala na daw ang iba kundi ang mga nag-aambisyong pumalit sa pinakamataas na pwesto na pinag-aagawan ng mga politiko. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, masyadong nagmamadali si Martin sa ambisyon niyang maging presidente. Wala pa naman siyang nagagawa sa bayan, naging speaker lang, kala na niya magiging presidente na siya agad. Alam naming taong bayan ang galawan ng mga politikong di mapagkakatiwalaan. Dapat lang suspindi na yan si Franz Castro dahil sa pagsabi niyang patalsikin si VP Sara sa kanyang pwesto. Nag-isa sila sa sarili nilang mantika. Nagbumirang sa kanila ang paninira nila kay VP Inday. Kung gusto niyo kasi, ano post na si Sara? Kaya kayo, panik na kayo ng panik.
pag meron kayo nakikitang masipag magtrabaho. Castro, nabuking tuloy si Martin. Puro politika lang naman ang iniisip, hindi naman nila iniisip ang totoong kailangan ng taong bayan. Kapangyarihan at impluensya lang naman ang hinahangad ng mga taong ayaw sa kapayapaan. Ayan na buking tuloy si Castro. Nilaglag niya ang kanyang amo. Basta't mga pansariling interes ang hinahangad, walang mabuting nangyayari dahil lalabas at lalabas ang katotohanan. Kabutihan ng mananaig. End quote. Wait lang ha. Alam niyo mga tol, napakalakas ni VP Sara. Kitang-kita niyo naman no doon sa nakaraang eleksyon. Hindi natin alam kung nabawasan na ngayon dahil doon sa mga kontrobersya na katulad nung confidential funds, di ba? Pero hindi naman tayo maka VP Sara o hindi tayo maka Romualdez o maka ano no mga tol. Ang tinitingnan lang natin kasi rito kung nagagampanan ba na mga politikong naiboto natin o naihalal natin yung talagang dapat nilang gampanan. Martin Romualdez naman eh, hindi naman yan binoto ng taong bayan bilang maging speaker, no? Kasi alam ko sa sila-sila ang nagbobotohan dyan kung sino yung mga magiging susunod na speaker, mga tol. Pero mga kongresista yan, mga yan. Diba? Mga kongresista yan, mga yan. Doon sa posisyon na yun, eh doon na iboto sila ng mga tao, di ba? Dahil nga sa kanila mga sinabi nung eleksyon, mga ipinangako nung eleksyon, napakaraming dapat pag-usapan. Napakaraming dapat at problemang dapat tugunan, no, mga tol, ng mga Pilipino. Napakarami, daming pinag-uusapan. Pero ngayon, mas napofocus, no, mas napag-uusapan yung kung paano pinaplanong alisin itong parang sabihin na lang natin nakasagabal sa kanila o nakaharang sa kanila, mga tol. Hindi mo alam kung ano ba talaga ang mangyayari sa ating bansang Pilipinas kung ang mga magiging susunod na mumumuno pa sa ating bayan eh in the beginning ito yung ano nila, ito yung tinatrabaho nila. For example, mga kapatid, itong mga kongresistong to, syempre darating ang panahon tatakbo pa yan sa mas mataas na posisyon, di ba? So dito sa lower house eh ganito yung trabaho nila kung paano aalisin ng isang politiko na sabihin na lang natin ha, pagpalagay na lang natin, total inamin din naman ni Castro eh na may mga naikipagpulong daw political leaders, di ba, na para i-impeach si VP Sara. Kung ganito yung tinatrabaho nila at ito yung pinagpupulungan nila at ito yung pinagmimitingan nila, hindi yung problema ng bansa kundi problema nila, pansariling problema nila, mga tol. What if pa kaya, what more kaya pag nandoon na sila sa mas mataas na posisyon? Ano kaya mangyayari sa Pilipinas, mga tol, no? No? Ano sa tingin ninyo, no? Ay, hindi na tayo talaga umangat, hindi na talaga tayo umasenso pag ganito na lang lagi, no? So, tuloy natin. Kaya kailangan talaga magsikap tayo ng sarili natin. Hindi tayo pwedeng umasa sa gobyerno lang. Sa katotohanan, kabutihan ng mananaig. End quote. In fairness kay Speaker, hindi pa siya Speaker, ano na siya, no? Majority Leader pa lang siya. Ay very approachable. Hindi ka matatakot na lapitan siya for help. Hindi ka matatakot na dalhin ang mga magsasaka sa kanya, dalhin ang mga pangingisda sa kanya, ang mga teachers, hindi ka matatakot na ipakausap sa kanya. So ganun yung ugali ni Speaker. And in fairness ha, kahit kayong mga makakaliwang grupo ay hindi natatakot lumapit sa kanya. Di ba? Mga makakaliwang grupo, and alam naman natin mga tol, ayaw nila sa Marcos, binabatikos nila ang Marcos, eto pinsan ni Marcos to. Pero in fairness ha, todo ang pagpapalakas. Pansin na pansin eh, no? Diba? Napaka-lovable naman ni Speaker, di ba? Napaka-hospitable naman ni Speaker Romualdez. Ituloy natin. Imagine mo lahat daw, hindi ka mahihiyang ilapit sa kanya lahat. Ayun, pati mga makakaliwang grupo lumapit. kami kasi hindi siya snabero, hindi siya snap. Yun ang grupo. Kaya makakausap mo siya on the level at naiintindihan niya yung sitwasyon ng mga marginalized. At may mga time nga na nakasama namin siya sa pagbibigay ng ayuda. Totoo yun, sinama namin siya, ang makabayan lang, sinama namin si Speaker at iba pang leadership ng Kamara para magbigay ng ayuda, no, doon sa... Kaya pala, wala na! Game over na! Di ba? Mag-best friend talaga sila. Ay, nako, imagine ninyo, no? Kaya pala
kinoconsider ni Speaker ang mga sinasabi ng mga makakaliwang grupo, 'di ba? Kaya pala, no? Even si Speaker Romualdez ay medyo nahihirapan siyang pumili between VP Inday Sara at saka makakaliwang grupo kasi mas matimbang ang mga makakaliwang grupo. Grabe, no? How sweat, no? How sweat. Imaginin mo, tumasama daw, nagsasama pa daw sila, no? Sa mga paayuda. Nawala. Wala ito, 'di ba? Mas matimbang sa kanya ang mga makakaliwang grupo, mas matimbang sa kanya sila Franz Castro. Kaya pala, no, magigets mo yung pattern ngayon bakit disagree sila sa confidential funds, no? Bakit ini-issue talaga nila si VP Inday Sara? Kahit na winidraw na ni VP Inday Sara yung confidential funds niya next year, talaga hindi nila tinatantanan and binibida nila ngayon si Romualdez. Pansin yung mga lods, yung mga bumibida sa kanya. Diba yan? Sila Franz Castro, no? Sinasabi yan, mabait naman yan, diba? Sino pa? Pati si Zubiri. No? Talagang kitang-kita mo talaga. Kasi since nasa kapangyarihan ngayon si, diba, Martin Romualdez, kitang-kita mo na ang mga tao, no, ay pasipsipan sa kanya. Diba? Kunwari, siya ang magaling, siya ang mabait, no? Kunwari, diba? Talagang siya ang naglilingkod sa bayan. Kasi nga, si Romualdez ang taga-approve ng budget nyo. Diba? Ganun yun, Franz Castro. Diba, huwag na tayong magtatanga-tangahan dito. Ganyan yan. Bakit kayo parang linta na dikit ng dikit, no? Na palagi nyo binibida yung si Romualdez. Kasi nga, diba, nakasalalay sa kanya ang budget, ang pera, ang pondo. Kaya kayo ngayon, diba, parang linta, no? Parang uod na papunta kay Romualdez. Ooh. Tapos ito naman si Romualdez, no? Feeling talaga niya, no, na talagang siyang makapangyarihan. That's why pati mga makakaliwang grupo, wini-welcome na niya. Good luck, imagine niyo lang pag yan siya naging presidente. Imagine that. At tandaan niyo mga lods, yung mga makakaliwang grupo, traidor yan. Diba? Sa harap, magbabait-baitan. Pero hindi mo alam, may mga ginagawa na palang kasuklam-suklam. Mga lods, ano ori natin to? Sinasabi nila lang na medyo okay naman yung presyong bilhin ng mga gulay at karnes. Nakita lang natin yung presyo ng BSP sa tumataas na naman. At siguro kailangan balikan din natin yung bularan, yung intercity kung yung mga talagang source. Yung mga trader, yung mga importer. Susubo ko natin kung malaman natin ano matalang dahilan sa parang tumatas na pagkula ng bigas. Although meron dito yung pinamamapalaki ka natin 45 na kapilo na meron dito. Iniisip nila baka ano, kakulang yung imports at kasi yan hinahari diba ang local production at importation o baka kulang yung anghi, diba? Pero si-check natin. So yun lang mga lods. Chinek lang nila yung presyo na mabilihin sa palengke. Yun lang. Ay, naku, nakakatawa. Di ba? Parang, tapos iti-check pa daw niya yung iba. Parang, ha? Gawain mo ba? Di ba? Gawain mo ba yung mag-inspeksyon? Gawain mo ba yung mag-check-check ng kung ano-ano pagdating sa mga bilihin? Di ba? Hindi ko talaga mag-gets. Para saan yung pagpunta niya sa palengke? Pag-check niya ng mga, di ba? Sa totoo lang, may ibang tagagawa niyan. Di ba, sino ba ang mga nag-check ng mga prices? DTI. Di ba, ng mga bilihin? Di ba, ang DTI? Di ba, so, anong ginagawa mo dyan? Parang ano, si Mr. Palengke, no? Lahat pinasok na trabaho, mga tol, eh. Kargador, nagdadrive ng bike, mga tol. Yung mga, ay nako, ang hirap na lang talaga magsalita. Pero ikaw, bilang isang Pilipino mga tol, ano masasabi mo dito sa usaping politika dito sa ating bansa? Now, welcome ka naman mag-comment. Pwede ka naman maghayag ng iyong saloobin at ang iyong reaksyon at iyong opinion. No, ano sa tingin mo mga tol? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.